Hello, good morning mga ka-explorer and sa lahat ng viewers natin from Luzon, Visayas and Mindanao and also from other country like India and also Indonesia and United States. Oh, naabot na yung natin, yung video natin doon. And yes, and I'm so sorry if you cannot understand my language because I'm using my native language. So if you can understand my discussion, so just ano daw? So just guess my body language what? So that you can understand my discussion. So yun na nga, ngayong araw mag-unboxing tayo ng aking parcel from Shopee. Binili ako ng mga water bottle and unfortunately ang nangyari nag-video na ako first. Lalagay ko na lang pagkatapos nito. Oh. Ano nangyari, nagsalita-salita na ako doon, meron akong discussion, and nabuksan ko na siya. Yan na yung mga water bottle, yan. Yan. Nabuksan ko na siya, and wala palang boses. Sabi ko nang sinabi doon. So, yun, nakakatamad balik-balikan. Ulit-ulitin, so, yun na. Ilalagay ko na lang sa summary na itong water bottle from Shopee is okay. Kompleto siya, nakabalot siya, and maganda ang pagkaka ano ni seller ang pagbigay ng product. So, ito testing natin ngayon ng tubig kung gagana. And ngayong araw also, mag-change din ako ng beddings sa aking hamster na galing from admin Ron. And isa siyang CDH, black CDH. And ang gagawin natin na mag-discuss tayo ng konti based on my experience. Just a disclaimer na hindi po ako professional keeper. Binabase ko lang po ang lahat ng sinasabi ko dito sa aking na-experience. So kung ang experience ko ay di gumana sa'yo, so please pagpatuloy mo na lang kung ano yung mga practices na ginawa mo para mas mabigyan mo pa ng care yung mga hamster mo. So, ito yung gumana na and effective na methods or mga style na gumana sa akin. So, yun lang. Sinishare ko lang siya. And, yun nga. Without further ado, lalagay ko na yung video and forward ko lang. And then, magte-testing na tayo ng water bottle kung gumagana, walang leaking or something else. Okay, dyan na kayo. Nga mga ka-explorer, ito na yung mga water bottle natin and meron pa tayong keychain free from the seller yan. Thank you dyan. And ngayon magte-testing lang tayo ng mga isa dalawang water bottle tapos yung the rest ako na bahala dun, tingnan natin kung gagana. So magte-testing tayo ng isang green and isang blue yan para gagamitin natin ngayon. So, itatabi ko muna yung iba kasi para ma-try na natin. So, ito na mga ka-explorer yung ating gamit. Dalawang water bottle, isang green at isang blue. So, tatry na natin. Ito na. So, by the way guys, nakaabot na pala tayo ng 1,000 subscribers. And yes, maraming salamat sa lahat ng sumuporta, subscribe, and nag-support sa aking channel. Appreciate ko po kayong lahat. Pero sad to say, my channel is not monetized yet due to error sa pag-adsense. Hindi ako marunong pa paano po mag-monetize ng channel. So sayang, nag-aaral pa ako paano siya i-monetize. Naghahanap pa ako ng tulong sa mga YouTuber din kung paano mag-monetize ng channel. So sana maturungan nyo ako, ma-PM nyo ako. And yun na nga, i-try na natin to. Open natin. Open.
Maganda yung mga ganitong klaseng water bottle kasi meron siyang ang clip. Kasi usually yung mga ganitong clip ginagamit para pang ano lang lagay sa bin, 'di ba? Binubutasan nila yung mga bin tapos sinasabit lang nila tong likod. Yan, nakikita mo yan. Yan. Sinasabit lang nila yung likod tapos nakaganyan na siya sa bin. Basta hindi lang to dumidikit sa ilalim itong dulo. Hindi lang to dumidikit sa ilalim or sa beddings para hindi bumabaha dun sa higaan niya na nagkukos ng bacteria infection kasi pag nababasa ang beddings, bumabaho, nasasali yung basang mga tae nila na yun, nagiging basa tapos nagkukos ng amoy na nagiging sakit din nila. Minsan nagkakawet din sila dahil sa basang beddings at saka mga beddings na hindi nalilinis. So, yun nga. Meron din siyang tali. Ang gamit naman ito, kung gusto mo naman na nakatali yung water bottle mo, yan, ganyan lang. Tapos, isasabit mo lang siya kung saan mo gusto. Huwag mo lang iwawala to. Pero kung nawala, pwede ka naman gumamit din ng ibang alambre. So, yun. Hala, nakabuhol. So, yan. Ganyan na itsura niya. Yan. Ganyan yung itsura niya kung nakabuhol. So, yun na. Testingan na natin. Lalagyan na natin ng laman. Meron akong tubig. Lagyan na natin ng laman. Dito kayo, try. So, itong isa is merong leaking. Yan. Or nakakit. Wala siguro. Nakataob lang. Hindi, meron talagang leaking. Aww. Sige lang. Meron talaga pag Shopee. Medyo may damage. Pero madala. Makaya pa itong ma-remedyuhan. So, may isa tayong item na palpak. So, seller, baka naman. So, try natin ang isa. Kung okay pa. So, tatabi ko muna ito. Oh, maganda. Ito isa, approve. Walang leaking. Wala. Okay. Meron din yata. Oh, meron din leaking. Oh my God. So, itatry ko na lang yung mga ibang water bottle natin. So, so guys, kayo ha, pag pibili kayo sa Shopee, make sure na inyong mga seller is mga legit and mataas ang score. And, yun nga, pumili kayo ng sakto. So, ito meron tayong dalawa. Ako na bahala nito. Using ko na lang to. So, yun na. So, yun na mga ka-explorer. Move on na tayo sa water bottle. Ang ginawa ko lang dun para hindi masyadong mag-leak. So, bawasan mo lang yung tubig para yung pressure hindi masyadong mabigat. And yun, nawala na yung leak. Pero mas maganda sana kung puno talaga siya. Pero move on na tayo. Meron tayo ngayon. Ito yung hamster galing kay Admin. So, black CDH yan. Yan, kung makikita nyo, yan. So, bibigyan ko kayo ng magandang view. So, sandali lang. So, mga ka-explorer, ito yung galing kay Admin Ron na bagong CDH block. Yan. Kung mapapansin nyo, wala pa talagang setup. Wala, nalaglag. Wala pa talagang setup. Yan. And masyadong makukulit tong mga to. First generation to sa kanyang Rex na CDH, yung mga kulot-kulot, pero hindi lumabas. Kasi, yun nga. Nasa jeans lang, nasa lahi lang nila. So, ito siya ay pair na Campbell Dwarf Hamster and masyadong makulit. Yan, tinan mo, akit ng akit sa screen. Yan yung babae. And, medyo ano na siya, buntis na. Pero yun nga, naglalaro siya, nagpapakalaglag talaga siya. And, yan, makikita mo, wala talagang set up or literal na wala. So, pangit pa yung lalagyanan natin. Ito pa lang yung inumina na ginawa ko ito. Yan. Tos, meron, itong mga to is medyo aggressive pa talaga. So, tinitame ko pa to sila. Ngayon, medyo nangangagat pa kasi sila. So, yun nga. Practice lang. Practice makes perfect. Pero, yun nga. So, yun. Ito na sila, mga black CDH. Then, mga mapapansin nyo sa bedding, sa hindi chipsy yung gamit ko, or hindi, tawag nito, hindi wood shavings, or yung galing sa kahoy, yung palutsina.
yung usual na nakikita. Kung makikita nyo sa gamit ko, ito, is, wait. Yan, rice hull yan siya. Hindi masyado siyang mag-zoom. Kung makikita nyo, mapapansin nyo, rice hull yung gamit ko sa beddings nila. Kasi itong rice hull na to is para sa akin, maganda siya pang control sa odor ng mga hamster, especially sa tae. And yun na nga, kung mapapansin nyo, masyadong dry yung lalagyanan kasi itong rice hull is nag-a-absorb siya ng tubig. Pag may natatapon na tubig, ina-absorb niya. So yun nga, and wala rin akong lalagyanan or food bowl kasi usually basta mga ganito, mga Campbell dwarf yan, mga ganito, masyadong makukulit, lalagay nila sa bibig nila yung pagkain, tapos lalagay din ano nila sa gilid, isang gilid itawag dito, iipunin nila sa isang gilid yung mga pagkain. So ang ginagawa ko, naglalagay nila ako ng pagkain, for example dito lang sa gilid na to, diyan ko lang nilalagay yung pagkain para sila na bahala kung saan nila nilagay. Ito yung kinakalat-kalat nila, puro sunflower yan, kasi pinataba ko siya, kaya nire-ready ko yung female para sa pagbubuntis at saka pang panganak niya para hindi siya mahirapan. So meron siyang laman. So ito na nga yan. Ngayon papalitan natin sila ng beddings kasi almost 1 week na yung beddings nila, and para maiwasan din natin yung infection katulad ng mga wet tail or ano pang mga bacteria. So magpapalit tayo ng beddings. Wait lang, dyan lang kayo. So, ayan mga ka-explorer, na linisan na natin yung ano niya, yung beddings niya. Linis na ulit. Ayan, at tuntua sila. Basta dry ang area, ayan, tuntua talaga sila magkukuskos. Like, para siyang sunbat. Yan, gusto nilang i-kiss-kiss yung mga balahibo nila. And para ma-dry din. Ayan, gusto talaga nila. So, depende yan kung anong gusto mong gamitin. Kasi, itong mga rice hull, mainit to sa katawan ng hamster. Pag ginamit mo to ng sobra, like, di ba, usually sa mga bin, makikita natin na merong mga wood shavings, yung mga kahoy, or yung mga scented, yung binibili na natin mismo sa pet shop na tag 1 kilo. Maganda yun siya sa hamster. Pwede mo siyang gamitin makapal, mga ilang inches ba. Gusto mo, 3 to 4, pwede talaga siyang mag-borrow talaga yung makaka-dig talaga siya hanggang sa ilalim. Yun, pwede yun siya, hindi yun mainit sa katawan. And ang maganda nito is makaka-design ka. Pero kung ganito ang gamit mo, like beddings lang for normal keeping lang, like walang gastos, like ano lang, konting expense lang, at as long as maganda lang yung pag-keep mo sa kanila, nahalagaan mo sila na maayos, so pwede lang mag-beddings. Pero kung gagamit ka ng rice hull, make sure na manipis lang, hindi lang siya aabot ng isang ng 1 inch kakapal yung ayan, oh, makikita mo na agad yung floor nung bin mo, hindi siya masyadong makapal. And kasi kung yun yung mangyayari, prone sila sa sakit, like mag-heat stroke sila kasi mainit masyado. Pero to prevent heat stroke, pwede mo naman siyang lagyan ng tubig talaga, wag mo lang talagang pawalan siya ng tubig, kasi yung mga ganong pangyayari, usually walang tubig or masyadong mainit yung beddings, tapos masyadong mainit na rin yung katawan nila. So yun ang nangyayari. So ayan, makikita nyo, gustong-gusto nila yung rice hull. Yan. Although matulis to na ano, na pag rice hull yan. Oh, no. Kung meron talaga yung patulis-tulis. Yan. So yun, medyo nag-limit lang tayo kung ano. Kung wala kang source, pwede mong gamitin tong rice hull. Pero kung meron ka naman pambili ng chipsy or
wood shavings, pwede mo rin siyang gamitin. Yun yung highly recommended and ginagamit for standard keeping. Yun talaga siya. So, yung sa akin, ito yung available. Maghahanap pa ako ng wood shavings. So, ito lang muna. So, maglalagay na tayo ng water bottle nila and mag-discuss naman tayo about sa food na gagamitin. Ayan. So, maglalagay na tayo ng water bottle. Ito yung kanina yung may leaking. And binawasan ko lang ng tubig para hindi na masyadong tumulo. Ayan. Lagay lang natin dito sa gilid. Pero pwede rin naman natin ilusot dito. Ayan, dito. Since, ano naman siya, tawag nito. Meron naman siyang sabitanan. Yun lang, di naman siya aabot. Ayan, di siya nakaabot sa, di siya abot sa rice hull. So, okay pa siya. Pasado pa siya. So, gusto mo rin itali, pwede. So, ayan yung setup niya. Yan. Okay. And yan, ulitin ko lang ha, itong discussion natin is based lahat sa aking experience. And if hindi kayo comfortable sa gantong klaseng setup, pwede rin naman kayong mag-change. Like kung unsa, or ano yung mga gusto nyo na gawin. So, gusto nyo setup. Kasi maganda din talaga naman yung mag-keep ka, yung may mga design, yung may mga bahay-bahay, may mga wheels. And yun nga, ang gusto ko lang na is keeping, like, yan. And normal keeping lang, hindi rin masyadong magastos, hindi rin masyadong kamahalan yung gamit. Normal lang, para may makita ka lang, pampa-stress, anti-stress reliever lang. Ganun lang, so yun. And punta naman tayo sa pagkain, bibigyan natin sila ng pagkain. Actually, bago lang ako bumili ng mga pagkain. So yan, dyan muna yan. And yun, ngayon naman mga ka-explorer natin, yung mga usual na feeds na ginagamit ko. Pag nagpapakain ako ng hamster, is ito yung binibili ko. Yan, kung makikita nyo. Wait. Ito is Integra 3 Plus, yung meron ng kasaling grains. Yan, meron na siyang konting cracked corn, tawag nito mancher green peas pala hindi pala mancher bakit mancher yan may green peas na siya kasi mas maganda rin kasi yung konti lang yung grains kasi hindi nakakatabayan sa hamster nakakabigay yun siya ng energy and mas nagiging active yung hamster mo tapos napapansin mo hindi siya tumataba kasi masyado siyang magalaw so masyado siyang nag-iikot o marami siyang energy kaya ito lang yung binibili ko meron lang siyang sapat na tawag nito seeds pero maganda rin naman yun yung 7 kinds yun sa manok kumpleto na siya ng grains marami na siya iba't ibang klaseng grains so ang hamster siya na lang bahalang pumili kung ano yung gusto niyang kainin pero usually kung lalagyan mo ng pagkain sa lalagyanan or sa kanilang mga bin, pinipili lang din nila, marunong pumili yung mga hamster natin ng mga pagkain na nararapat. So, yun yung, ito yung pinaka main na feeds na binibili ko talaga, Integra 3 Plus, 3,000 Plus, 3,000 Plus, yan, meron na siyang seeds. Oh, hindi yan sponsored ha, yan talaga yung ginagamit ko. And, pero kung wala kayong mabili, pwede na Integra 3, Hog Grower, yan. Tapos, minsan, ito pa, hinahaluan ko ng Integra 1. Kasi itong Integra 1 is mataas sa protina, which is required for hamster para mas maging firm ang mga muscle nila, maging mataba, hindi sila puro skin. So, makikita mo yung mga hamster mo na matataba talaga, and malaman, mabigat din syempre. Pero meron din naman tayo nabibili sa mga local market natin. Meron din sa online na nagbebenta ng mga powder-powder na hinahalo sa mga feeds, pampataba. So, pwede mo rin naman yun gamitin. Pero kung nagtitipid ka, yun nga ang sa akin is ito lang. Magkano lang naman to? Tag 15 pesos. Kasi 34 ang isang kilo or 33. So, nasa 15 to 18 pesos lang ang kalahati. So, tipid ka na. Kung dalawa lang yung hamster mo, tapos dwarf pa talaga, maliit, hindi masyadong malakas kumain. So, okay lang. Tapos, ito,
meron pa akong bonus kasi nakita ko na lang hindi siya kanina na available siya dun sa market. Sa ano, it's yung bird seed. Yan, bird seed. Yan, maganda rin tong bird seed para sa dagdag nutrients or kung ano pang kailangan ng hamster. Usually, maganda to pang treats eh. Gusto talaga ito ng hamster. Mga sample. Sample na kita ha. Lagyan natin dito sa lalagyanan. Lagyan natin ha. Maganda to. Natakot ako kasi masyadong hamster kayo. Yung parang tawag yan, yung aggressive pa. O, ito. Ay, sulit ko daw. Yan. Huwag yung kamay ko ha. Aray, huwag yung kamay ko. Oh my gosh. Yan, gusto talaga. Oh, ito naman yung kamay ko. Yan, umawak kasi ako ng feeds eh. Yan yung sinasabi. Basta magti-tame ka, huwag kang hawak ng feeds. Dapat, ano ka eh. Dapat nagugas ka muna ng kamay kasi kala nila pagkain yung kamay mo. Ayan, oh, tinawin yung lalaki. Oh, kagat ng kagat. Yan. So, yung babae, medyo buntis na siya. 1 week. Buntis, medyo naka-form na yung katawan niya. Kung mapapansin nyo, medyo lumulobo na yung bewang. So, ayan. Maganda yan as treat sa kanila. So, hinahalo ko lang yan siya sa feeds nila. So, ayun mga ka-explorer, ang gagawin nyo lang sa ganito is imimix nyo lang ang 1 kilong Integra 3+, 3,000 plus is nasa 36 pesos. Tapos yung seeds, bird seeds or dawa seeds yung tawag dito sa Mindanao, dawa. Tama ba dawa? O basta yun, bird seed siya sa Tagalog kasi usually ito talaga sa ibon pinapakain sa mga lovebirds, parakeets, yan. So paghahaluin mo lang siya, manap kayo ng malaking lalagyanan para mahalo siya. So ayan, haluin lang natin para isahan lang yung pagpakain. Lalalala. Tapon. Wait. Tapos ihalo mo rin yung Integra 3. Ah. Yan. Halo mo lang yung Integra 3. Yan. Gusto na nila pagpapataba ng hamster. Yan lang ginagawa ko, hindi na ako kailangan ng vitamins. Pero minsan nagbabitamins din ako, lalo na pag breed yung purpose. So hahaluin mo lang siya para ma-mix siya ng maayos. So wait lang, haluin natin. Ano mo yung ilalim? Haluin mo yung ilalim kasi para mahalo ng maayos, ma-distribute ng maayos yung kung meron kayong planggana or maliit na lalagyanan panghalo, so pwede nyong gamitin. So gamit na gamit yun. Yung planggana ko kasi dito hindi ko makita, so dito ko na lang sa plastic siya hinalo. So okay lang din naman. So yun. Yan. Okay na. And hanap lang kayo ng lalagyanan. Like ito sa akin, stick o yan, tinawin yung dalawa kong mali ito, yun, sige nga, lambitin yan, stick o yan, stick o pwede mo nilagay, kasi minsan nilalanggam yung mga feeds natin, so kailangan mo siyang i-save ng lalagyanan. So yan, basta transfer mo lang maayos. Kung meron kayong lalagyanan, hindi ako po prepared kaya wala akong pansandok, so mamaya ako na lililipat. At least alam nyo lang kung paano ginagawa and paano ma-safe yung mga feeds natin. So sa ngayon, yan lang po muna yung video natin. I hope meron po kayong nakuha na lesson or mga bagong strategy or idea